So guys, magandang umaga sa ating lahat, lalo na po dito sa sa Middle East, mga Kasarik Friends. Ngayon mga Kasarik Friends, mayroon tayong gagawin na 6-5. Papalitan natin mga Kasarik Friends ng apron mga Kasarik Friends dahil ito ay pumasok. Ngayon, papalitan natin ng bago to para maikabit na yung fender mga Kasarik Friends. Guys, ay ilagay na natin itong guys, itong apron niya guys, para ilagay natin. Kasarik Friends, dito sa kabila, dito sa tabi natin, makikita natin na nasa 44 din mga Kasarik Friends, 44 cm mga Kasarik Friends. So, ibig sabihin, tangas na yung haba niya. Hindi kayo siya magkakaroon ng hindi kayo maharapan na nagay ng ipotip niya sa finger. So, tanong ko ngayon. So, ito namang niya mga Kasarik Friends, yung tayo niya, kung hindi ba siya mababa o di kaya mataas. Mayroon na nakalagay ang Kasarik Friends na palatandaan nung bago tinanggal yung luma. Mayroon na yan siya, mga Kasarik Friends, na palatandaan. Yung sukat dyan, yung sa guhit. Mayroon ng guhit yan dyan. Ibinabalik lang natin yung dating guhit dito, mga Kasarik Friends. Para pag tumama dyan, guys, dating guhit, ibig sabihin, parehas na yan siya, nabalik na siya sa original na sukat na hindi siya mababa, hindi ito mababa itong part na ito, o hindi mataas. So ngayon, pwede na nating isukat yung upper member mga Kasarik Friends. Ito yun Ito yung upper member niya. Ito yung dapat na isukat natin kung kukunin naman natin yung kumparehas yung buka. Kailangan ito mga Kasarik Friends na ilagayan.
So yun mga kasarik friends, makita natin na diretso yung bolt niya, oh, yung tornilyuhan niya mga kasarik friends, you know. Diretsong diretso siya, kaya pasok na pasok ang ano dyan. Ganun din dito, pasok na pasok din. Diretso din siya, pati dito, diretso rin. Ganun din dito mga kasarik friends, kaya itornilyo natin para hindi gagalaw. Para dito tayo, dito, ito yung babasihan natin. Ito yung, ito, kunting ano lang ito, adjust ko dito mga kasarik friends. So yun guys, nailagay na natin yung pyesa na to guys, yan ano. Kaya na lagyan na rin natin ng ano, bolt. Dito meron na rin. Meron na rin bolt dito mga kasarik friends. Itong bolt na ito. Ito meron na rin dito. Meron na rin dito. Kaya lang ito na lang ang wala mga kasarik friends. Medyo hindi siya masyadong yung talagang diretsong-diretso. Yung throw-in-throw mga kasarik friends. Yung ano. Kaya ano natin. Kasi hindi pa natin ito na welding dito mga kasarik friends. Kaya ibig sabihin, pwede pa nating may adjust yan mga kasarik friends. Itong apron na ito mga kasarik friends. Dahil dito hindi pa rin natin na-welding, na iniipit pa lang natin yan. Nakaipit pa lang yan siya dyan. Yan o, may butas o hindi pa siya na-welding. Kaya pwede nating ano yan mga kasarik friends, may adjust pa natin yan ng konti. Para diretsyong-diretsyo yung ano, tornilyuhan mga kasarik friends. Pansin nyo mga kasarik friends o itong ito, pag pinupukpok natin ng konti, diretsyo yan. Yan o. Napakadali lang i-adjust mga kasarik friends kapag hindi pa siya na-spot. So yun mga kasarik friends, lagyan natin ng ano yan, bolt para hindi na yan siya magbabago. Sabay i-welding na rin natin yung ano na yan, yung party na yan mga kasarik friends. So yun guys, ready na. Ready na siyang para ano na natin, i-fix na natin. I-spot na natin lahat mga kasarik friends, yung mga pinagkakatingin natin. So yun guys, sinukat natin yung ano, yung fender mga kasarik friends dahil para sigurado siya. Yun nga, mayroon siyang kunting diferensya pero ina-adjust lang natin kaya yun, naging maayos na yung ano niya. Naging maayos na mga kasarik friends yung alignment niya mga kasarik friends sa pinto at saka itong sa pagitan ng pinto at fender mga kasarik friends. So yun no, okay na siya mga kasarik friends. So pansin natin mga kasarik friends yung fender at saka yung hood. Ay parehas na yung pagitan niya mga kasarik friends, yung gap niya, yung alignment niya okay na. Sa banda rito medyo inangatan natin ng kunti yung hinges niya dahil medyo mababa yung hood, kaya inangatan natin ng kunti para pumantay sa dito mga kasarik friends, itong parte na ito mga kasarik friends. Pagkatulad dun sa kabila, ayos na rin sa kabila mga kasarik friends, parehas na parehas yung alignment niya. So yun oh, okay na mga kasarik friends yung align niya, kaya ang mangyari ngayon ay i-spot weld natin lahat mga kasarik friends yung pagitan ng ano itong apron mga kasarik friends. Yan o, i-welding na natin lahat dyan. Yan o, hindi pa na medyo ano, hindi pa natin na-welding dyan. So yan mga kasarik friends, hindi pa natin na-welding ito, kaya ngayon dahil ayos na yung alignment niya, i-welding na natin ito yung ano, dugtungan ng ano apron mga kasarik friends, para tuluyan na siyang maging maayos mga kasarik friends yan, saka para mapinturahan na rin. So yun yung pinapakita ko lang sa inyo mga kasarik friends kung paano mag-install nitong ano, mag-kabit nitong ano, yung apron mga kasarik friends. Ito, itong parte na ito. Kasi yung luma, yung dati talagang lungkot na lungkot siya, nabangga talaga siya. Nalungkot talaga siya, kaya pinalitan na natin ng bago para mas malinis siya mga kasarik friends. So yun mga kasarik friends, ipuloy din natin. I'm not afraid to die.
yun na guys, okay na guys, natapos na siya mga kasarik friends. Nalagay na natin yung ano, yung apron panel mga kasarik friends, yan oh. Nahinang na natin, yan. Yung mga hinang niya mga kasarik friends oh, tanso yung ginamit natin. Tapos para luminis yan, para mas makinis, yan oh. Gagrinder rin natin yan mga kasarik friends para mas maganda yung ano niya. Pagpintura, mamasilianan ng konti pagkatapos pipinturahan na yan. Yan, ito mga kasarik friends oh. Yan yung ano, gagrind natin dahil medyo may bukol ng konti yung mga pinaghinangan. Kaya yun yung ano, i-grind para mas malinis at makapantay, makinis yung mga kasarik friends. So yun mga kasarik friends, ayos na siya lahat. Yun, ikapit na natin. Ngayon, ang kasarod niya mga kasarik friends, pipinturahan natin. Pero yung ano nito, siguro hindi ko nakukuha ng video yung pagpipintura mga kasarik friends. Ito na lang yung pinapakita ko sa inyo kung paano natin inilagay yung apron mga kasarik friends sa bandang kanan. Dahil itong kotse na to, malaking sira to. Pero yun lang yung damage niya sa loob. Yung labas lang niya ang maraming sira mga kasarik friends. Pero lahat sa lalabas, pinapalitan naman siya ng fender at saka yung hood. Yung hood na yan, bago na yan. At saka yung bumper nito mga kasarik friends. Bago rin lahat. Pati headlight mga kasarik friends, bago lahat yan. So ngayon, ito okay na siya mga kasarik friends. Okay, grind na lang natin para malinis na. Guys, ayos na siya guys. Ready na siya para dalhin sa pintura mga kasarik friends. Nalayan na siya lahat. Pinto at yung hood. Okay na mga kasarik friends. Pwede na yan siya.